sa panglabing isang araw ng 12 days of Christmas, igagrant ko ang wish ni Madam Ivan na magkaroon ng tripod at dalagdagan pa natin with camera and memory card. Maging maganda ang plano, nag-setup kami ng parang sit-down interview kung saan itatakil namin ang aming nararamdaman na single kami ngayong Pasko. And then later on, i-reveal namin yung surprise namin kay Madam. Hi, I'm BNT GM at 180 months na akong single. Hi, ang pangalan ko si Lloyd Cadena at 6 months na akong single. I'm BNT Aye and 5 months na akong single. My name is Janimal Peñahuet and 27 months na akong single. Hi, I'm Jovit Katubig, 228 na akong single. At still counting, yes! Party! Hi, I'm Madam Ivan and single lang akong 345 months. Ilang taon yun? Not 8 years and 9 months. Ang tagal! Bakit single ka? Since birth! Well, hindi ko rin alam kung bakit. Although may mga nakakapling naman ako, may nakalibin na ako, dalawang level. Pero hindi ko kinukonsider na ano yun, parang seryoso. Iba kasi sa akin ang nalagun eh, parang may naligaw, may niligawan. At sa akin walang ganun eh, so hindi counted yun. Ngayong Pasko, single na naman ako ulit. Siguro nakasanayan ko na lang single kasi wala pa talaga kasi ako naging jowa. So, focus muna tayo sa study and sa mga iba nating ginagawa. Hindi ko pa na-experience magpasko na may partner kasi lagi silang dumarating after Christmas. Para sa akin, hindi naman importante yung partner pag Pasko kasi naniniwala ako na Christmas is all about your family. Pero sayang, wala eh. Sana meron, di ba? Baka may example pa mo. Oo, malay natin. Dati sa bagong taon. Pero ang wini-wish ko na naman ngayong Pasko, sana dumating na siya. Malamig. Lumig. Hindi, ayun, malamig na naman. Naiingit na naman ako sa mga couple na meron. Tapos, nakakaingit lang kasi yung eksena na meron ka ka-holding hands tuwing Pasko. May dinadala ka sa bahay nyo. Okay lang din naman sa akin kasi masaya naman din ako tuwing Pasko. Iba lang siguro pag naka-experience ako ng Paskong may jowa. Ano, normal lang. Kasi ever since naman na wala pa akong jowa, tsaka hanggang ngayon, normal na lang kasi andiyan naman yung family ko and yung parents, ay yung mga friends ko na masaya silang kasama. Okay lang, pero masakit. Hindi, okay lang sa akin kasi napapasi ko naman sa mga mag-jowa, nag-iiwalay din sila. Bitter lang. De, okay lang sa akin kahit single kasi sanay-sanay na ako eh. Okay lang sa akin kahit wala akong jowa kasi may mga kadami naman ako eh. Marami naman sila. Kaya I'm not alone, yes. Feel ko naman na priority kasi. Feel ko naman dyan si Papa sa amin. Namulat ako na ganito yung bakla ko. Wala akong tatay na kinikilala kasi 3 years old pa lang ako na wala na si Papa. Then every Christmas, nasanin na lang ako nung wala si Papa dyan. Then okay lang naman sa akin, basta dyan yung mama ko talaga. Wala ko yan, Saji. Kahit naiinis ako kasi hindi namin nabibisita si Papa kapag birthday niya. Nalulungkot ako kasi nare-release ko na parang hindi na namin siya pamilya. Kasi may kanya-kanya na kaming ginagawa sa buhay. Kasi ba na kami yung Papa yung nabibisita niya? Diyan ako, malapit sa bayo. Sa ano? Balanyag lang? Oo, sa Balanyag lang. Hello! Hindi mo bibisita! Hindi. Kasi hindi ko alam kung saan yung pwesto niya. Ang dami tayong patay din. Nahihirapan ako hanapin. Lako! Ba't mo nalang yung mama mo? Hindi, baka din niya rin alam kasi kayo di ba palibot-libot yun. Malungkot na malungkot ka eh. Binibigay mo naman lahat. Pero hindi pa rin kapag. Nauubihan ka pa na hindi kita magugustuhan kahit kailan. Ako yung hinahanap ko talaga sa isang lalaki. Sweet, gwapo, may abs, may muscle, tsaka siguro ano. Walang ganyan! Wala ka magiging single! Basta ayun yung hinahanap ko. Ganda! Fantastic standard! Tsaka ano, maganda yung ipin. Ako wala akong
hinahanap sa isang partner, basta importante sa akin, number one is maganda ang ngipin, maganda ang ugali, at syempre, dapat yung mahal ako. At saka ako naman yung tipong hindi naman ako gandahin, so hindi dapat ako maging choosy. Basta maganda lang talaga yung ngipin kasi sa akin malaking factor yung ngipin. Kung if ever man ang mahal niya ako, tapos mahal ko siya, tapos pangit yung ngipin niya, ipapasta natin yan. Lahat ang bulok mo, ipajakit natin. Ang hinahanap ko sa isang lalaki, hindi ako tumitingin sa physical appearance kahit tsaka ka, basta magandang ngipin mo. Tapos ang gusto ko, may trabaho. Tsaka yung mahal talaga ako at tanggap na kayang ipagsigawan na ako yung taong mahal niya. Hindi naman ako masyadong demanding pagdating sa physical features, pero ang hinahanap ko sa kanya is yung may sense of humor, tsaka ano, sense of responsibility na kaya niyang suklian yung binibigay kong sweetness, kasi ako expressive siya, kasweet ako eh. So kaya niya akong sabayan sa lahat ng trip. Mabilis kasi ako magpulot sa mga sinasabi ng tao, kahit na sinasabi sa akin na kumain ka na, gusto na kita kausap, yung mga ganung bagay, kahit alam kong walang ano yon, walang meaning yon, para sa ano bibigyan ko ng meaning yon, kaya ayun yung ayaw ko sa sarili ko na mabilis akong ma-fall. Malaki ang nota. Alam na ni Maring Lloyd yan at narahal kami ng standard. Aari ko. Ang message ko para sa future husband ko, ang message ko para sa magiging jowa ko, sana kahit anong problema dadaanan natin, sana walang susuko sa ating dalawa. Sana lagi tayong masaya kahit wala mang pera or may pera man tayo. Kung ano-anong nakilala kita, sana ganun ka pa din. Hindi ka magbabago. So, love na love pa din kita. I love you! Ang message ko para sa akin, future lover, sana bilisan mo na ako na topic kasi EDSA, please mag-FRT ka na para mabilis ka yung dating mo dito. Sana kung nasan ka man ngayon, sana napapanood mo to. At sana maisip mo na sa oras na to, hinahanap kita, in the future, papanood natin itong dalawa. At nasa tabi lang kita sa lahat ng mga first time ko sa mundo. Travel the world with someone you love. Sana maging okay tayo kahit madaming problema, madami mang sabihin yung ibang tao sa atin. Sana kapit lang tayo. At saka hindi ka katulad ng mga past ex ko na iiwan ako, ipagpapalit ako. Sana tanggapin mo kung ano ako, kung ano yung ugali ko. Yun lang. I-grow natin yung sarili natin together. And sana mabait ka. Sana tumagal tayo. Kasi I am broken for the longest time na... Iyak siya. Iyak si Dwayne. Sana pag... Sana pag nakita tayo and maging tayo, sana tumagal tayo. Then sana i-handle mo yung ugali kong minsan pangit. Sana maging proud ka kung ano ako. Sana mahaba yung pasensya mo. Yun lang. I love you. Sana maintindihan mo yung nagsasalita ko. Hindi ano, nung dumating ka man sa buhay ko, sana matanggap mo kung ano ako. Sana rin hindi ka maglawak at kaintindi sa akin kasi may time na yung ugali ko malang demonya. Sana rin sabayan mo ako pag gusto kong uminom kasi most of the time gusto kong uminom. Hindi dahil lasenga ako pero dun ko nalalabas yung creativity ko. Hindi tayo sure, hindi ka lasenga. Kahit hindi mo ko love na love tulad ng pagmamahal na ibibigay ko, okay lang, basta lagi ka lang nandiyan sa tabi ko. So may gift kami para sa iyo, pare! Ano to? Para sa iyo, this Christmas. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Masaya naman ako na at last, napilit na rin natin si Madam Ivan na mag-vlog kasi madaming mga fans talaga nag-request na mag-vlog siya. Para mabuksan din yung ano, yung piri.
Copy na yan, tsaka memory card, at tsaka tripod. Buksan na yan! Ano ba to? Buksan na yan! Ay, ang ganda. Thank you po. Alam mo ba, iniisip ko pala ito. Ano ba kung makakamili ng ano, ng tripod? Yung time nanay na ako mag-vlog sa phone ko. Tapos, meron ng ganito. Congratulations po na ba? Production for bringing me here in Manila dahil alam ko naman na kayo talaga yung gumastos para makapunta ako dito. Ano pala matagal ko nang ginawa ito? Oo, Mari. Di ba tagal mo na akong kinukonving? Oo. I'll make sure na magkaroon ako ng magagandang content. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Madam Ivan with letter A. Bago ang I, A muna, A-I-V-A-N. Yun po, mag-subscribe po kayo. Maraming salamat. Again, Mark, thank you more. Merry Christmas din. And Happy New Year. Pwede ito magtawa. Wow!